Sakto sa pagpapatuyo sa sangkaterbang Daing sa Pasil, Cebu ang init ng araw, pero sakto rin bang pampalasa ang katabi nitong mga inaanod na basura? Ang malalapa, kadalasang nagsisilbing palikuran ng mga bata ang paligid ng daingang yan sa sityo Sawang Kaliro. Karamihan ang dinadaing nyo sa taas talaga? Oo, sa taas talaga. Kasi pag dito marumi. Malapit kasi sa basura eh. Marumi mang tingnan, sabi ng mga taga rito, malinis ang kanilang produkto. Dinadala pang araw sa ilang malalaking palengke sa Cebu City. Batid naman daw nila ang panganib ng mga inanod na basura. Kaya may ginawa daw silang patuyuan ng daing sa bubong ng mga bahay nila. Yan, nakapatong kasi sa itaas eh. Okay na yan. May inspection ba dito sa inyo? Wala naman. Wala. Wala pa naman nagre-reklamo sa mga binibenda nyo dito? Wala din. Wala. Kasi sarap daw eh. Bagamat wala pang natatanggap na reklamo, naalarma ang Cebu City Health Department nang ipaalam naman ito sa kanila. Ang danger doon kung may langaw, yung mga basura, tapos pumunta sa daing, yun magkakontaminate. Kaya dapat sa malinis na lugar, pupuntahan nyo ng mga inspektor namin i-inspect yun. Mahigpit daw sila sa sanitation. Ultimo tubig ng panlinis sa isda, dapat daw na i-inspeksyon, lalo na ang paligid ng paggawaan. Hindi namin na-monitor yun kasi hindi nalaman ng mga inspektor namin kasi yung nung una, siguro maliit lang yan. Tapos ngayon, dumami na. Pinakitaan namin ang litrato ng daingan sa Pasil ang ilang namimili ng daing. Oh my God! Mabuti na lang daw, ang binibili nila ay galing sa mga kilala ng gawaan ng daing. Mga binibili dito galing Bantayan Island. So, di ba, alam naman natin doon sa Bantayan Island is malinis. May industry na sila doon. Meron silang parang talagang area na talagang patuyuan. Pero pagkumpirma ng ilang nagtitinda sa ilang kilalang palengke sa Cebu, mula sa Pasil ang iba nilang ibinibenta. Pero tinitiyak naman daw ng kanilang mga supplier na malinis ang paggawa sa mga ito. Yung okay ko yon. Oo. Saan nila pinapatuyo? Inano doon sa bubong nila. So, sigurado kayong mas malinis kesa sa iba? Kesa noon. Rafi Tima, GMA News.